Good day, good vibes mga ka-otats. Eh, nandito na naman tayo sa panibagong vlog na naman natin dahil may dumating na naman tayong sobrang inaantay kong package galing sa outer space. So, yun na nga. Mas dumating siya earlier than what I expected na date. So, inabot lang siya ng Friday ngayon. Parang 5 days lang yung inabot nung shipping. So, most awaited na package to sa akin dahil ito na yung early Christmas gift ko sa sarili ko. So, ito na siya and samahan niyo ako na ma-unbox to, no? So, let's go. So buksan natin to guys nang malaman natin kung anong bang mga laman nito. Siguro gawa rin tayo ng testing nito mamaya kung ano ba to. Sobrang na-excite ako dito, talagang pinaka-antay ko to. Kasi talagang sinabihan ko din si Tupe na pag dumating tong box na to eh mag-unboxing kami nito. 'Di ba Tupe? Alright. Then ang napakasimple lang ng pagkakabalot mo. Parang hindi special itong dumating. Yun, simple lang pala yung karton na ito eh. So, ito. Ito siya. Yan yung supplier natin. Ninth Heaven Tattoo Supply. Chinese yung supplier natin nito. And nag-subscribe na rin siya sa vlog natin. So, hello sir, if you're watching now, thank you so much for sending this item to me. And thank you for always sending supplies to me for di ko alam eh basta yun. Ang hirap mag English guys, basta yan sir. Thank you for sending all the items that I'm ordering to you. Every transaction you always give something surprisingly and thank you for that and thank you for subscribing my channel. And I'm looking forward to more transactions. Thank you. Eventually. So, yun nga, balik tayo guys sa i-unbox natin, no? Woo! Kita niyo yun? Kita niyo yung mga pa-freebies niya? Oh, pa-freebies niya. May nakuha tayong 5 A and B. So, malaking bagay ito dahil itong mga to eh, binibigay natin din for free sa mga clients natin para hindi kung ano-ano yung mga nailalagay nila sa mga tattoo nila. So, tatabi na natin to. So, ito na yun, guys! Ito na yun! Ito na yun! Bubuksan natin to, ah. Tignan nyo. Na pala, guys, napakabait ng seller na yun. Kung sino man siya, behind the tattoo shop, yung Ninth Heaven. Dahil halain nyo ah, tumawad ako sa kanya. Shopee store siya, tumawad ako. First time kong tumawad sa Shopee at pinagbigyan niya ako sa tawad na gusto ko. So mamaya, discuss natin ngayon kung paano ako tumawad sa kanya guys. Dito muna tayo mag-focus. Pero pwede pala yun no. Nakita ko lang din yun sa isang YouTuber eh. Na nagsabi siya na nagtumawad siya sa YouTube. Ano ka na sisira ulo? Ay sa YouTube, sa Shopee. Tumawad siya. Then trinay ko. Okay naman pala, approved na approved. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, pwede tayong tumawad sa Shopee. Shopee, number one. So, ito na nga guys, ang aking pinakahihintay. Yan, CNC. At kung anong mga rason ko dito mamaya, i-discuss ko sa inyo. So, ito munang i-unbox natin, ha? Paalala na naman, mag-ingat kayo sa paggamit na ito. Dahil masakit pag nasugat kayo na ito. Ah, shit! Here we go again. So, saan ba natin? Pero dito sa likod, parang mas maganda. One eternity later. Thank you, Mr. Cutter, sa servisyong binigay mo. And ito na nga, guys. Fucking ang na-excite ako eh! So, yung matagal ko na itong gustong bilhin. Kaso, mga bagay-bagay na nagpumipigil sa atin. So, yun na nga.
Lapit mo to pe. Hirap! Sipin mo yun, cartoon pa lang, very precise na yung mga sukat nila. How much more na lang kaya sa produktong meron to sa loob, di ba? Sobrang, sobrang higpit eh. Oh! Nang saktong-sakto lahat, no? Shit! Dito na siya. So, yan guys. Ito ay professional tattoo equipment. Yan. Brought to you by CNC. Yan. CNC number one. So, unang-una sa box, eh, ang manual to. So, nandito lahat yung mga informations kung paano ba natin siya gagamitin. Yan, may table of contents siya. Important, safety notices, mga ganun. Side effects, woo. Buti pa to, may side effect. Iba dyan, may side check. Madalgal ka eh. So, ito, nandito lahat. Yan, mga manual lang, mga ano lang to, guides. One good thing na napansin ko, galing siya from mainland China. This is China product, China brand to. Pero, English yung manual niya. Kasi yung iba, pag galing China, Chinese din yung manual. Sila lang nagkakaintindihan. Let me put it in a language you can understand. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的社区。 Thank you very much. Pero good thing dito ah, kasi English yung manual niya, so later siguro mamaya. Ulit-ulitin ko pa ba? Babasahin ko na lang to pagka tapos na yung vlog natin. So tatabi ko lang muna to. Very important sa lahat ng mga produktong binibili nyo, huwag niyong isaalang-alang hindi basahin yung manual dahil napaka-importante na ito dahil may mga times na meron tayong mga bagay na nakikita sa isang produkto na hindi natin alam kung paano gamitin. Manual lang makakapagturo sa atin nito. At ito na nga! Uwi na ito! Shit guys. Ito na yun. Diyan lang muna to. Siyempre, diyan lang muna. Kasi, ito pa. May meron pa tong laman sa loob. Kasi nakita ko ng mga nag-unbox ng ganitong produkto eh. May laman to sa loob. So guys, kudos nga pala sa gumagawa ng CNC, no. Napaka sobrang precise nila sa mga sukat nila. Sipin mo, 'di ba, sa mga ibang produkto makita mo to aalog-alog yung mga foam nila, ganun. Pero ito, grabe. Saktong-sakto. Oh? Sipin mo 'yun, saktong-sakto lang yung pagkakahapit. Napakagaling. 5 star para diyan. So, another foam na naman. Sabihin natin yan. And, ito na nga. So, ito gusto kong makita to ng personal nung pinapanood ko to sa mga vlog na pinapanood ko for unboxing. Sobrang gusto kong makita to in person kasi sobrang nipis na ito eh. So, yun nga guys. Kasama dito sa box na to, yung extra na parang rubber chuba egg kung ano man to. Basta yung goma to para dun sa machine. So, kailangan natin tago to, kailangan hindi natin yan ikalat. At ito na nga yun guys. Sobrang nipis niya guys ah. Tignan nyo, RCA cord to. Para dun sa machine. Ayan. Nipis niyo, sobrang gaan siguro na ito. Tsaka kakaiba. Kakaiba yung ginamit na plastic dito. Hindi siya basta-basta na nahugot. Parang mukha siyang matibay. Mukha siyang matibay guys ah. So, ito na nga ang bida sa lahat. Ay, 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 ay. Yeah. Wow. Kaya guys, oh, makikita nyo, ah, naka-engrave dyan yung brand na CNC. Ganda, diba? Shit. So, yun na nga. Short pen. Meron na tayong CNC short pen. And bakit tayo lumipat sa short pen? Bakit tayo umorder ng bagong machine? May rason lahat ng yun. Later pag-uusapan natin. A few inches later. So bakit anong bang napaka-special sa short pen na to, no? So maliban sa pagiging short niya syempre, yung mga laman niya sa loob. So tingnan natin kung ano bang special dito. So yun na nga, yung adjustment niya. May napaka-crispy ng clicking sound niya. Hanggang mo ah. Oh? Well,
Sobrang satisfying yung clicking sound niya. Tsaka may good effect din yun, ha? Kasi pag nagtatato ko, tapos nagbabibrate, maganda yun kasi pinakalaking niya yun, eh. Pinakalaking system niya yun. So, ang ganda. So, buksan natin, guys, ha? Para makita natin kung ano, sabay-sabay natin makita kung ano ba yung nagagawa. So, yun na. Ito lang siya. Yan. Basically, ito. Ito yun, yung extra na goma. Yan yun. Yan yung gamit nun. Actually, itong machine na to pwede mo hati-hatiin sa tatlo. So, yung pinaka superstar ng machine na to nasa loob na ito. So, yun ang tanggalin natin. So, guys, ito na nga yun. Ito na nga. Yan. Ito yung pinaka utak ng ano niya, eh. Ng machine na to. So, ano bang kagandahan ng machine na to, guys? Ang kagandahan ng machine na to, at the price point na below 10,000 pesos, guys, sobrang lupit ng machine na to kasi full hover na yung machine niya. Yung makina niya, full hover na. And itong full hover na machine na ito, saan nyo ba ito makikita? Sa Injecta Flight Nano, yung mga yan. So, yan yung pinakasikat na gumagamit ng full hover na makina. Yung Injecta Flight Nano na, okay nang ina, napakamahal. Diba? Sipin mo yun, sa napakaliit na machine na same spec ng machine na ganito, ang price point nun is nasa 35,000. Diba, napakamahal. Kung makakakuha naman tayo ng CNC, di ba, na short pen na to, Q2 short pen, actually version 2 to, guys, version 2. Mamaya didiscuss ko din kung bakit ko nasabing version 2 to. Napakaganda na ito. Diba? Ano, balik natin, ha? And, ayun, hindi natin sure kung gumagana ba itong makina na to. So, liyasa yung pagkakalagay ko na, no? NANI?! OMAE WA MOU SHINDE IRU. So yun, di-discuss ko sa inyo, guys, kung bakit ko ba nasabing version to. Buksan ulit natin. Ano yung kaya to, eh? Kasi, guys, yung first version na ito, meron na itong tropa ko, si Kuya Abong. Siguro, tatry ko kontakin si Kuya Abong para mahiram natin yung CNC Q2 niya na version 1. Bakit ko nasabing version 2? Kasi, guys, ang version 1 nito is yung stroke na meron lang noon is 3.2. So, actually, matagal ko nang gusto, pero yun yung isa sa mga rason kung bakit pumipigil sa akin na bakit ayoko pa mag-order since noon. Kasi ang stroke lang na meron sila is 3.2. Now that they have the version 2, ang stroke na ito is, tignan natin sa manual kung meron, ha. Tignan natin sa manual. So, ito na nga. Ayun, guys. Nakikita nyo dito. Ang stroke niya, 3.5 na. Yan. So, one good thing na bakit importante sa atin yung stroke, di ba? Kasi yung 3.5 na range, 3.5mm stroke na range ng stroke na ito, nasa range yun ng kalagitnaan. I mean, pwede siyang liner, pwede siyang shader. Which is yung 3.2, masyado siyang magaan. So, good lang siya for shading. Pero pwede naman siya for lining, pero mabagal. Natry ko yun. So, siguro try natin hiramin yung machine ni Kuya Abong, then gawa tayo ng comparison about 3.2 and 3.5 stroke. So, yun na. Yun yung rason kung bakit umorder na ako nitong version 2, dahil in-upgrade nila siya for 3.5mm stroke. Yun yung gusto ko doon. Tsaka 3.5mm user talaga ako. So, yun. Tapos, hindi siya yung usual na pen. Kasi kung titignan nyo yung itsura niya, guys, hindi siya yung usual na pen. Bakit ko nasabing hindi siya yung usual na pen? Kasi yung mga ibang pen, ang itsura ng machine niya is on this direction, di ba? Eto kasi, nakatayo siyang ganun. Nakaupo siyang ganun yung machine. Yung full hover machine, di ba? Nakahiga siya dito sa part na to. Basically, ang machine na to is direct drive. Okay? Direct drive na nilagay nila sa pen. So, magbibigay ako ng sample ng direct drive, ha? Ganito ang itsura ng direct drive na machine. Kaso nga lang, ang makina na ito is pahaba. Ang full hover machine, hindi, palapad. At saka napakaliit niya. Nakita nyo naman, di ba, kung gano'ng kaliit yung machine na ito.
eto machine na ito, ganito kalaki. Ngayon kalaki yun. So, isipin mo yun, isang direct drive machine ipinasok nila sa isang pet. Doon pa lang panalo na eh, di ba? Galing, galing ng CNC na nakaisip nun. Plus, di ba, short pen. Tapos, may clicking pa. Napakaganda. So, ito na guys, yung gamit na itong RCA. So, hindi siya clip cord. RCA siya. Yan. Diba? So, guys, ngayon naman, explain ko sa inyo kung bakit short pen ang kinuha ko. No? So, guys, may mga bagay din akong kinonsider kung bakit ba short pen yung kinuha ko. Diba? Bakit ang dami namang available dyan ng mga ibang machine. Nandyan ang AK-47 ng Harley. Nandyan ang mga GT pen ng AVA. Like what I have here, yung GT... Basta GT pen. Di ko alam kung anong version ng GT pen. Basta GT pen. So, bakit? And may pen naman ako. Bakit ako umorder ng short pen? So, may mga reasons akong mga ikinonsider. Bakit ako may upgrade? So, ito yung mga yon. Isa. Pagdating sa wireless power supply natin. Pag ito ang ginagamit natin dito, masyado siyang mabigat, guys. Masyado siyang mabigat na nasa point na nagkukontrahan, napapagod yung mga dagdag pagod yun sa mga fingers ko. Fingers. So dagdag pagod yun sa finger ko na kumukontra sa weight nitong power supply. So okay naman siya. Actually okay naman. Nagagamit ko naman siya. Gumagawa na lang ako ng way para hindi ako mabigatan. Isa dun is yung redirect ko siya kung saan siya pwedeng mag-relax. So, yun yung may mga i-consider ko, yung weight na ito. Kasi bakit? Pagdating kasi sa short pen, guys, sobrang sakto siya. Kita niyo yung balancing niya? Sobrang sakto siya. Naka-rest yung power supply sa kamay ko. Ngayon, hindi pagod yung kamay ko. Diba? Yun yung isa dun. Yun yung isang kinaganda na ito. So, isa yun sa kinonsider ko. Isa pa, pa-retire na kasi to, guys. Paparinig ko sa inyo. Parang nagkakaroon na kasi siya ng sign of retirement. Kasi tignan nyo, guys. Pakinggan nyo, Ito yung normal operating voltage ko, 7.5. Tignan nyo kung gano'n siya kaingay. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung ingay na yun. Either sa makina, sa mechanism niya para gumana siya as pen, hindi ko na alam. So, I'm bothered na baka mamaya ongoing yung session ko. Then, bigla siyang masira. So, yan o. Ingay, di ba? So, yun yung isa rin na kinonsider ko kung bakit bumili na ako ng pen ko kahit meron pa akong pen. Pero this is functional and ginagamit ko pa rin to. Since kahapon, kasi nga kararating neto, since kahapon, gamit ko na to, guys. Gamit ko pa rin to. And, ang GT pen na to, guys, tumatagal na to sa akin. Gamit ko na to. Kasi kasama ko to, nakapag Hong Kong trip na ako, gamit ko to. So, kung di ako nagkakamali, more than 2 years ko nang gamit ang machine na to, guys. So, nakapag-serve na siya ng matagal sa akin. And, still naman, functioning siya. So, kung regular na clip na RCA cord yung gamit natin, kagamitin ko pa rin talaga to. Paghahalin-halin-hingin ko sila nito. And, pakinggan natin, guys. So, ito na nga. Ito na yung first andar ng machine na to. Diba? Itong wireless power supply ang gamitin natin. Napakatahimik. Hindi siya stressful, diba? Asmuth. Napaka-smooth, guys. Di ba? Sobrang... Diba? Sobrang ganda na ito. 7.5, ah. Walang ingay. Mas tahimik pa to pag may needle na. Pag may cartridge needle na. So, yun. Diba? Ganda, guys. Testing naman natin siya sa normal power supply na gamit ko. So, ito guys, yung normal na power supply na gamit ko. Ito siya. Dito. So, yan. Diba? Napakasarap. Hindi pagod. Hindi mapapagod yung kamay mo dito, diba?
Napaka-relax. Di ba alam, may client ako mamaya. Meron akong client mamaya. Siguro, ito ang isasala ko. Siguro, gusto ko na siyang itry. Gusto ko na siyang itry. So, all in all, guys, napakaganda nitong CNC. Kung gusto nyong umorder, ilalagay ko yung link sa description sa baba para ma-directly pumunta na kayo sa shop na pinag-orderan ko nito, which is yung Ninth Heaven Tattoo. Or pwede nyo i-search mismo sa Shopee, yung Ninth Heaven Tattoo Supply. Magpupunta na dun yung... para mapunta na kayo dun sa shop na pinagbilhan ko. So, discuss naman natin ngayon, guys, kung paano ako umorder sa Shopee. Paano ako tumawat, diba? Ang original price na itong machine is, kung di ako nagkakamali, nasa 9,000 plus. Ata, wait lang ha, check ko ha. Itignan natin yung original price na ito. Yung posted price niya is 9,800. Pero nung ako yung tumingin, parang 10,000 plus siya eh. So, from 9,800, trinay ko mag-make offer. Yan, trinay ko mag-make offer sa 9,000. So, yun na ngayon nangyari. So, papakita ko sa inyo guys ha. Papakita ko sa inyo. So, yun nga, nag-make offer ako. Then, pumayag naman yung seller na makatawad ako. So, in-approve niya request ko. So, nag-agree siya sa 9,000. So, yun na nga. Then, nag-request ako ng pictures nung machine, netong machine, kung totoo bang full hover yung makina niya. So, yun na nga guys, play natin ah. So, yun. Pinakita niya nga dito yung machine. Yan. Nag-send siya ng mga pictures. Yan. Pinakita niya sa akin lahat ng pictures, lahat ng angle. Yan. Yan yung pinakauna-una pa niya noon. Tapos, yan yung machine. Pinakita niya yung picture. Then, nagtanong ulit ako kung 3.5 ba yung stroke na itong machine na to. So, yun nga. Sabi niya, kukonfirm niya by tomorrow. So, yun. So, kinaumagaan, nag-confirm siya na ang stroke nga niya is 3.5 mm. So, nung time na yun, nun ako nag-decide na i-proceed na nga yung order ko. Parang inabot din ako ng mga ilang araw, parang mga 2 days, 3 days ata bago ko i-payout to. So, regarding naman dun sa payout, pag above 5,000 yung order mo kay Shopee, kailangan bayaran mo na yung item. So, hindi naman ako nag-alangan na magbayad agad kay seller kasi trusted seller ko na siya dahil hindi lang naman to yung in-order ko sa kanya. May mga in-order na ako previous pa. Sa kanya ako kumukuha ng stock ko ng needles and everything na supplies ko. So, sobrang laki nung tiwala ko na binigay ko sa kanya and siya din naman yung tiwala niya sa akin as a buyer. So, yun, nagkaroon lang kami ng tiwala sa isa't isa. And eto na nga, after 5 days, dumating na rin sa akin yung in-order ko na item. So, yun lang nga, gusto ko rin magpasalamat personally dun sa seller. So, again, sir, if you're watching my vlog right now, because you already subscribed my channel. So, I'm very thankful that you're so very responsive in my questions. Even though I'm so, what do you call this? Tope, ano ng English ng sigurista? Di mo rin alam. For sure! Yun guys, basta yun. Very sigurista ako. So, thank you sir. For always answering my question, my demands. Yun, demands. Even though I'm demanding. Yun, alam ko na ngayon, demanding. So, even though that I'm so very demanding on my request, you're so very polite. Yes, polite. Spell polite. Tope. P-O-L-I-T-E. Shit, magaling to. Ako, di ko alam eh. So, yun. Sir, thank you so much and I'm looking forward for more transactions. And yun na nga guys. Tope, bigyan mo to ng malupit na montage.
So, yun na nga guys, ito na yung full unboxing natin dito sa CNC short pen natin Q2 version 2 kasi 3.5 na siya. So, maraming salamat kung umabot ka sa part na to ng video. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. And share mo na rin, like and mag-comment ka. At hit mo yung notification bell kung gusto mo lang naman. Pero baka naman, di ba? Para ma-notify ka every time na may ginagawa akong video regarding tattoos and mga kung ano-ano lang na bagay. So, yun, para ma-notify ka at lagi kang updated sa mga palabas na video. And marami pa tayong videong parating guys. Maraming naka-line up na plano. And may mga inaantay-antay lang tayo. So, yun guys, maraming salamat ulit and good day, good vibes sa inyo. And, doon na natin tatapusin. Alright.